Ganda. Labi nyo pre, kahit paliwanag pa ni Thomas Edison. Oh, sinasabi dito mga kapatok na ang lalabo nyo, kahit ilang beses kong ipaliwanag sa inyo, kahit palawakin ko yung pagpapaliwanag sa inyo, hindi nyo iniintindi, hindi nyo isinasapuso yung sinasabi namin, no? Yo, check mga kanok ng putok. Magandang tanghali sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin? Well, pag-uusapan lang naman natin ang pinakabagong track na inilabas mula sa 3 Digits. And congratulations nga pala ulit dahil kabilang na ang grupo nyo sa Donggal Records, okay? And yo, maraming salamat nga pala sa inyo lahat. Sa mga nagtataka kung bakit ngayon ako nakapagawa, pwede naman kagabi, ay ipinahinga ko yung nalamunan ko dahil namaga talaga siya ng todo. So, ayokong i-push yung sarili ko, no? Para abusuhin yung sarili. Kung magtutuloy-tuloy ito, edi hindi ako makakagawa ng mga content para sa inyo mga kapaputok. At the same time mga kapaputok, hindi ko may explain yung mga dapat nating himayin, no? So the reason kung bakit ako nagpahinga is para din sa inyo at syempre para din sa sarili ko, okay? So once again, maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta at road to 20k subscriber na tayo. So hindi ko na para pahabain to, siguro magkakaroon lang tayo ng less bemwat, no? Pero nandun pa rin yung gigil, matik yan kasi 3 digits to mga kapaputok. And by the way mga kapaputok, may gusto nga palang bumati sa atin, so sige, bati ka na kuya. Yo, shout out sa iyo, Knock Knock Paputok, at sa iyong YouTube channel. Napanood ko yung mga videos mo, sobrang solid, especially yung mga video reactions. Naway mapagpatuloy mo pa yan at sana mas pag-igiyan mo pa ang paghimayo, pag-breakdown ng mga lyrics, kung ano yung mga mensahe nakapaloob sa mga kanta ng artist. Yun, sobrang solid. God bless you, pare. Ingat. Shout out kay Knock Knock Paputok. Nakita ko yung mga videos mo, mga reaction videos mo. At ayun, napaka-kwelang mong tao man. Salamat sa mga ginawa mo na mga reaction videos ng 3 Digits. More power sa channel mo and God bless and keep safe. Yo mga paputok, binati tayo ni Kuya. And bakit tayo nabati? Kasi napanood niya rin yung mga dati kong reaction video sa kanila, sa 3 Digits, solo diss track niya. At simulan na natin yung paghimay-himay mga paputok, dahil anong oras na rin, no? Para at least sariwang-sariwa pa para sa inyo. Okay? So wrong send mga paputok. Bakit nga ba wrong send to? I think kung titingnan ko yung pinakamensahe sa wrong send, no? Siguro ito yung isang mensahe na hindi naman talaga dapat sa'yo, pero na-send sa'yo. Parang ganun. It's either sila yung nagkamali or may umako na hindi naman para sa kanila, parang ganun. Pero wrong send eh. Parang hindi naman dapat sa'yo isi-send, dito na isend. Parang ganun. Okay? So okay, simulan na natin. Let's go. Wow! Excited ako ah. Sinasabi lang naman dito ni Kuya Six Threat na sino nga bang hindi maririnde, no? Kung yung dapat umintindi ay hindi naiintindihan. Kumbaga, ako, limbawa ako, magulang ako, sinasabi ko sa inyo na huwag ka dyan, huwag yan ang gawin mo. Pero, ginagawa mo pa rin. Ibig sabihin, hindi mo ako pinapakinggan. So, ako yung naririnde, no? Naririnde ako sa pinagsasabihan ko kasi nga, hindi naman iniintindi yung bagay na gusto nating ipaunawa sa kanila. Okay? Parang ganun yung nakikita ko dito. At the same time, mga paputok, meron din sinabi na sabog sa maling pagsindi, no? Para sinasabi na ayun, parang na-misinterpret yung isang bagay, parang ganun, na hindi naman sila dapat yung sabog sa maling pagsindi, parang na-misinterpret or something na pagsabog. Okay, at ito na nga yun. Okay, tuloy tayo. Sinong di maririndi kung ayaw umintindi nung pinagsasabihan. Oy, wait. Dito sa part naman na to mga paputok. Dinig yung mga hikbi, gumanti, tanging mithi. Kumbaga sinasabi nito, no, naririnig niya na mga nagiiyakan na kayo diyan, tol. Pero bukod sa nagiiyakan kayo, ang gusto niyong gawin, no, ang tanging niyong mithi ay gumanti. Pero sinasabi dito na yung igaganti niyo is pangkaraniwan. It's either nakaganti na kayo, pangkaraniwan, o gaganti pa lang kayo, matik yan pangkaraniwan. Parang ganito yung sinasabi nila dito. Okay? Vamos, pinakitin nyo ba naman? Lika dito. Vamos, lika dito.
Oh, kita niyo yan. Liga dito. Liga dito. Vamos. Vamos means let's go. Tariga dito, parang yun. Liga dito. Vamos. Pinaanggan nyo ba na maayos? So baka ang utak ay saka. Babawal lang. Nakagapos tubod duman. Pamot mga paputok, para sinasabi lang dito ni Kuya JR na alam niyo yon, no? Pinakinggan niyo ba ng maayos yung track namin? So, para mas malinaw sa atin, bago to inilabas is para sinabi ni Kuya Sixthreat na pakinggan niyo muna yung Pilipino Wak para at least makarelate kayo dito. Meaning to say mga paputok, ang tinutukoy dito ni Kuya JR is pinakinggan niyo ba ng maigi yung Pilipino Wak? Parang ganun. Kasi kung hindi niyo pinakinggan, mabababo kayo diyan. Pinakinggan niyo ba ng maayos yung mensahe ng Pilipino Wak? Kasi kung hindi naman ang bababaw niyo, parang ganun. Nakagapos tubod dumana, dapat pamagat. Deme paago sa lagis pagilamos. Oy, wait lang ha. Narinig niyo yung sinabi dito. Binanggit dito na dugundumanak. Utak ay saka, babawal lang. Nakagapos tubod dumanak. Ayun, dugundumanak. Dapat pamagat. Deme paago. Dapat pamagat. Dem, ipaagos. Dam, ipaagos. No, parang ganun. Sa lagis pagilamos, hindi pagkatapos. Sa akin yung nalang buntong yung sisi. Dalaw letro, binanggit ba? E dami ng galay. Okay. Dito mga paputok ha, nasabi dito ni Kuya JR na yung langis daw ay ipanghilamos natin, no? Sa langis maghilamos, no? Tapos, sindihan natin pagkatapos. So, anong magiging itsura natin doon, men? Magliliyab tayo doon, men. Masusunog yung mukha natin, no? Then after nun, sa kanya nyo na lang ibuntong yung sisi kapag nagawa nyo na yun, no? What the heck? Sisi, dalaw letro, binanggit ba? E dami ng galaiti. At mga paputok, ayun na, sinasabi ko sa inyo, XB na naman, binanggit na naman. Dalawang letra ang binanggit, no? Pero dito, XBing. Oh, XBing. XBing pala. Sorry. Dalawang letra lang ang binanggit, bakit daming nanggagalaiti? Okay, so marami naman talagang nagalit, even yung fans nagalit, di ba? So dito, nakikita ko sa mensaheng to, mga paputok, no? I think, kaya raw ang send, no? So alam naman natin, may mga nagalit na fans dyan, okay? Even siguro yung X-Batalyon nagalit, like, kaya nga napadik si Kuya Flo G, di ba? Tuloy tayo, ha? Ang galaiti, best of quality nung aking sininit pang hubad na katotohanan. Kakadiri, kakabinit pang hubad. Nagkakiliti nung kanyang sinilip yung katotohanan. Meaning to say, no, ay yun yung sinasabi na kapag sumilip ka daw sa hubad na tao, parang gano'n, hubad na babae, parang basta may sinilip ka, no, parang yun yung sinasabi nila na magkakaganon ka daw. Pero this time, mga paputok, sinasabi dito ni Kuya JR na sinilip niya daw yung katotohanan, no, yung hubad na katotohanan. Ano yung nasilip ni Kuya JR dito? Bakit siya nagkakuliti, no? Yes, kuliti nung aking sinilip pang hubad na katotohanan. Okay, gets. Bam! What, mga paputok? Para sinasabi niya na nagkakiliti siya dahil sinilip niya yung hubad na katotohanan, na sinasabi niya dito na nadidiri siya, no? Dahil sa kakababy nyo sa new hip-hop. Kumbaga, kung yan yung new era na tinutukoy nyo, no? Masyado nyo binibaby, no? Tapos nadidiri ako sa ginagawa nyo. Bakit? Kasi nga, mga paputok, yung hip-hop daw huminhin, no? Naging lakambini. Something like that, no? Parang lakambini, no? Okay, nagigets nyo ako? Ganyan yung nangyayari ngayon sa Pinoy rap or hip-hop, no, na tinuturing nyo ngayon. No, nadidiri siya dahil ganun yung nangyayari ngayon. Okay? Hip-hop ay naging mahinhen at naging lakambini. Lakambini, sino bang perwisyo ang sumisira? Kayo nga to mismo, umihila bang analisis mo? Umihina, bitch ka diba? Okay, gets, mga paputok. Para sinasabi dito ni Kuya JR, mga paputok, na sila pa ba yung nangihila pa baba, o sila pa ba yung sumisira, o sila pa ba yung purwisyo dito sa hip-hop? Gayung ang ginagawa nyo naman is humihila kayo ng mga lyricismong mabababa. Kumbaga, masyado nyong pinabababa yung mga sulat ngayon. Sasabihin nyo, kami yung mga sumisira, kami yung purwisyo dito sa hip-hop, no? Kayo yung nangihila pa baba kung tutuusin. Kasi nga, binababawan nyo yung sulat nyo. At the same time, sinasabi din dito na bitch ka, diba? Aso na kirida. Ibig sabihin, kabet, no? Parang ganun, kabet. Ganun yung tingin sa'yo, no? Aso na kirida, mga dalaga, Pilipinas, sabay sa salewa, winiwi ka, ang awit na pampitidilya, tumitira na 14, mga at mga paputok. Okay, mga paputok, sinasabi lang dito, mga dalagang Pilipina, yeah. Something like that, no? Katunog lang.
Pero sabay saliw at winiwika, no? When we talk about saliw, no? Tapos kinakanta, parang lagang Pilipina, yeah, lagang Pilipina. Parang ganun mga paputok, no? So sa madilit salita para sa akin mga paputok, yung Pilipino wag pala na tinutukoy dito ni Kuya 6th threat or ng 3 digits ay patungkol sa kanila. Pwede, kaya wrong said mga paputok, hindi sa XB yung tiradang yun, kundi sa mga yun, okay? Talagang Pilipina, yeah. Okay. Although trending yun, eh, siguro kung i-consider mo na rap yun, dun, nagkakaroon ng problema. Okay? Tingin ko. Eto, totoo, yung awit na pang pedophilia, tumitira ng 14 mga putapete. Something like that, no? Yun nga yun, yung mga puro kabastusan, no? At may binabanggit pa dito ng pedophilia na kung saan tumitira nga ng bata na 14. No, yun nga yun, kapag ka tumira ka ng mga bata na minor na edad, ang tinatawag siya is pedophilia, mga paputok. Okay? Okay, mga putapete, yung rapper na kumakantok na nene, yung hype is every the judge. What the heck? Hype? Anong tawag doon? Hypebeast hybrid, may ganun pala men. Na Jejimon. Okay mga paputok, rapper na bumebembang ng nene. Boom, no? Parang neneng bi ang kanyang katawan. Boom! Something like that. Kasama ka pala doon sa Pilipino Wack, okay? Kasama ka pala doon. Siguro yun yung status ni Kuya 6th Threat dati na pinakinggan ko lahat yung 24 bars bilang pagsuporta sa hip-hop. Pero nung narinig kita, man, hindi yun rap. Hindi yung 24 bars challenge. Parang ganun, naalala ko lang, no? Tuloy tayo. Ganda, labi nyo pre, kahit paliwanag pa ni Thomas Edison. Oh, sinasabi dito mga kapatok na ang lalabo nyo, kahit ilang beses kong ipaliwanag sa inyo, kahit palawakin ko yung pagpapaliwanag sa inyo, hindi nyo iniintindi, hindi nyo isinasapuso yung sinasabi namin, no? Dahil sinasabi dito ni Kuya JR na kahit siguro si Thomas Edison na magpapaliwanag, oy bars, na magpapaliwanag sa sinasabi or mag-i-explain, ay hindi nyo pa rin may iintindihan, no? Ibig sabihin mga paputok, wala na. Wala naman kayong iintindihin eh. Kahit dapat yung intindihan, hindi nyo iniintindi. So, para din naman sa inyo yun. Parang ganun yung sinasabi ni Kuya JR or na 3 digits mga paputok. Okay, ang ganda nun, no? Thomas Edison, paliwanag, tapos labo. Okay. Hey, Thomas Edison, no beer, lagi nakaredy. Thomas Lobok, kumarnet ng Venice. Sarap himayin, tol. Laging naka-ready. Oh, wait. May isa pa. Oh, sinasabi dito, oh, dear. Dear. No? Dear. Tapos, nagbanggit siya dito ng laging naka-ready tong asong lobo kumardin ng venison. Okay, para sinasabi niya, venison, ayun nga yun, yung ito. Yan. Para may idea kayo. Tapos, yung venison is, eto naman yun. Dun tumutugma sa deer, tapos venison. Pero, asong lobo daw siya na kumakarni ng venison. Okay, tuloy tayo mga paputok, no? Uy, asong lobo, no? Hindi ba pag sinabi nating asong lobo? Siberian Husky na yun? Tama ba ako? Ay, hindi ko sure. Lobo kumarnit ng venison. Para di halatang masaksin. Huwag kang umaray. Mga matatap mo lang sa net. Mga natangay. Oh, ang mga natangay ay mga batang matatapang lang sa net. Ibig sabihin, yung mga fans para sa akin mga paputok, no? Huwag kang umaray, okay? Ang mga natangay lang ngayon is yung mga fans na matatapang. Yung mga piso net na yan or kung ano mang tinutukoy dito. I think yun mga paputok, no? Pero hindi pa rin nakukuha nung dapat makakuha kung ano yung mensahe ng Pilipino Wack or kung ano yung mensahe nito. Dapat na nakikinig na rin sila ngayon dito, no? Dahil I think yun yung pinapatamaan nila. Parang di halatang masakit at kumaray. Kung isa ka sa nakabatid, likat sumabay. Oh, wait. Kung isa ka sa nakabatid, likat sumabay. Ibig sabihin mga paputok, kung isa ka sa nakakaintindi nung pinapatungkulan namin sa Pilipino Wack or sabihin na natin sa mensahe ngayon, no? Ay, talaga, sumabay ka na sa amin dito. Likat sumabay. It's either likat sumabay o liga, palagan mo ako. It's either ganon. Pero mas tinitingnan ko siya sa parang likat sumabay. Meaning to say mga paputok, kung may isang tumpok na makakalapati dyan, no? And eto yung ibang kalapate na no, kung saan, uy, may naliligo na landas dito, tol. Tol,
Tara, hindi rap yan. Dito tayo, tol. Sama ka sa amin. Hindi may magsasamahan ng mga ilan-ilan. Hindi may maiiwan na siguro dalawa, tatlo. Siguro, yung mga naiwan, yun yung mga hindi maintindi yung ipinaiintindi ng mga to. Tapos, yung mga sasama naman, yun yung nakabatid ng mensahe na gusto nilang iparating sa mga yun. So, may mga sasama, naiilan, pero kung hindi kayo sasama, sige, dyan kayo. Pero sinasabi dito, kung isa ka sa nakabatid, ligat sumabay. Dito ka, tol. Dito yung mga magagandang lyricismo. Ito talaga yung tunay na sulatan. Ito talaga yung hip-hop, Pinoy rap, Pinoy hip-hop. Ito talaga yun. Huwag kayong sumama dyan sa mga nining bihang kanyang katawan. Boom! Parang ganun, mga paputok, no? Tingin ko lang. Ikat sumabay, sinong di maririndi kung ayaw umintindi nung pinagsasabihan. Wow, man. Mas na-appreciate ko ngayon. Sinong di maririndi kung ayaw umintindi nung pinagsasabihan. Okay? Yun nga, sasabi naman sa inyo, mga paputok, no, nakakarindi naman talaga kung paulit-ulit natin yung pagsasabihan yung mga dapat pagsabihan tapos hindi naman nila iniintindi. Parang magulang mo lang yan. Kung tayo patuloy na sasaway sa kanila, maririndi ang mga yan na, hindi ka na, ilang beses na kita pinagsasabihan, hindi ka pa rin sumusunod. Parang gano'n, mga paputok. Liga dito, meron na naman, no? Tapang ng 3 digits, no? Tarika dito, may sasabihin lang ako. Iwan, liga dito. Anong sabi mo? Ano? Teka, anong sabi niya? Ba't parang tayo to? Sa pilit na iba? Yung batik na lang po? Yeah. Ba't yung itado ba na malaman na sagot sa tanong? Yan di naman pala sa kanya, di na pwede. At mga paputok, di na pwede yun. And hindi pala sa'yo yung mensahe. Parang ganun, no? Inaakaw nyo masyado eh, no? Anong sabi nyo? Hindi pala sa'yo yung mensahe. Minsan kasi inaakaw natin yung mensahe na hindi naman sa atin, no? Siguro dahil nabanggit lang yung dalawang letter nga na sinasabi kanina ni Kuya JR. Ngayon si Kuya J na to, no? Okay? So tuloy tayo, mga paputok. Hindi na pwede yun, no? Hindi naman pala kayo yung sinasabihin eh. Sa pilit na iba, yung batik na lang po. Ba't yung itado ba na malaman na sagot sa tanong? Yung di naman pala sa kanya, di na pwede yun. Ano nga bang siyang tugon? Okay, kumbaga sinasabi doon na ano ba yung pinaka-pinupunto dito, no? Marahil sila yung nakapokus sa isang bagay na, alam niyo yun, hindi naman talaga dapat doon focus. Pero ba't doon kayo nag-focus? Ang pinaka-mensahe ng kanta is yun nga, katawan. Marahil sila yung nakatuon, nabingi sa bulong na ani mo'y makatotohanan. Bubula-bulaan ito. Wait lang. Nabingi sa bulong na ani mo'y makatotohanan. Kumbaga parang ano mo yun, na akala nyo tama yung pinaglalaban nyo, at akala nyo tama yung ginagalawan nyo, akala nyo tama yung naiisip nyo, is nabubulungan lang kayo tol. Para sa mga hindi nakakaalam, itong bulong meron din kanta niya ng 3 digits at napakaganda nun, mga paputok, na kung saan yung temptation na tinatawag is nandun sa bulong na tinatawag dito. So nabingi sa bulong, okay, yung temptation na sinasabing, tol, ito yung katotohanan, ito yung ano, malupit kayo, tol, parang ganun. Pero hindi nila alam, mga paputok, na nasa maling gawa na sila, parang ganun. Nililigaw na nila yung Pinoy rap, Pinoy hip hop, parang ganun. Okay? Bakit sinabing nabingi din? Pwedeng ano yan, men? Pwedeng sabihin natin nabingi, pero isa pang term dyan is parang nakain tayo ng social media, nakain tayo ng views, no? Na masyado tayong pinapatok, pero akala natin tama yung mga ganun. Okay? Para sa akin lang, mga paputok, no? Kinakain ka ng ano ngayon, ng social media. Bubula-bulaan ito, ang bibig sa kakainom na pekin, medisita ng reseta, ayan tuloy na laso. From what lason, men? Pag nakakarinig ako ng lason, nadadamay tuloy si kuya. Okay, alam nyo na, pag narinig ko yan, nadadamay lang. Pero hindi naman talaga si kuya. Maididikit ko yan. Bakit? Kasi sabi dito, mga paputok, no? Bubula-bulaan itong bibig. Okay? It's either puro kasinungalingan yung bibig na ini-spit. Or pwede rin naman natin sabihin na bubula. Ayun, magbububula yung bibig mo dahil nga sa medisina na itinake mo, peking reseta na ibinigay sa'yo. At yun, nalason ka, men. So, ibig sabihin, binigyan ka ng isang bagay na akala mo yun yung panapat sa akin, mali.
maling reseta ang ibinigay sa'yo. So, saan tayo pupunta niyan? Men, bubula ang bibig mo, men. Dahil maling reseta ang naibigay sa'yo, kaya ka nalason. Okay? What? I think nagigits yung pinupunto ko dito, pero hindi lahat ng pagkakataon masasabi ko sa inyo direkta. Okay? Kung gusto nyo malaman yung mga bagay na hindi ko pa masabi ngayon, okay, PM nyo lang ako, walang problema. Pero kung malawak yung pag-iisip nyo, hindi ko naman sa minamaliit kayo, pero kung malawak, mga kapatok, I think nagigits nyo ako about sa peking medisina na inireseta. Ayan, tuloy na lason. Ka. Okay? Lason. Reseta. Damn! What? Tuloy tayo, ha? Tuloy na lason. Ang utak na bulong rumuko kay ginawa ko na ang pagkato. Sabi po ko ang sinilaban na yun. Abo na nung naglao, naging multoya ang sarili na aandalo ang diwa. Dahil ang ganda ng sulat nun. Ang ganda, man. Ang utak na bulok. Okay, humina daw yung utak, no? Kaya ginawa nilang panggatong. No? Ginawa na lang nilang panggatong. Wala na rin naman si Libby yung utak na meron ka ngayon, eh. Kumbaga, humina ka, tol. Hindi mo nagigits yung sinasabi namin. Tapos sinabi niya rin ito, sa aming pugon, sinilaban, ayun, abo na nung naglaon. Kumbaga, abo na. No, silab na nga, eh. Sinilaban, ayun, abo na nung naglaon. Parang sinasabi na pinatulang ka na namin. Kaya ayun, wala namin. Abo ka na. Abo ka na nung pinatulang ano namin? Ano, nakapalag ka ba? Hindi, tol. Sinilaban, ayun, abo na nung naglaon, naging multo. Tapos sinabi rin na naging multo yung sarili, nakakandado na ang diwa. Kumbaga parang nanahimik na siya, tol. Kasi, wala na eh. Deads na siya, di ba? Pinokpok na yung kabaong, parang ganun. Eh, hindi ko alam kung yun pa rin yung pinatutungkol nila. Pero tingin ko rin naman talaga, marami pang ibig sabihin niyan. Pero isa lang sa mga nagustuhan ko niyan, panggatong, sinilaban, naging abo, naging multo. Okay, ang ganda nun, men. Toya ang sarili, nakakandado ang diwa. There's something wrong, mga paputok, no? Bakit? Dumikit yung namatay sapagkat naniwala sa maling balita. Dumikit yan, dumikit sa akin yan, no? Ibig sabihin, mga paputok, no? Mali ka ng sinasabi, mali ka ng haka-haka, maling informasyon yung dumating sa'yo kung pat tumitira ka agad-agad. Eh, hindi naman para sa'yo yun, mga paputok. Yun yung sinasabi dito, no? At pagkatapos na, mga paputok, di mali na nga yung balitang nakuha natin, no? At pagkatapos na, mga paputok, huwag kang turo ng turo, lalo't hindi mo naman gamay yung kinagagalawan mo. Alam mo kung bakit? Kasi kapag turo ka ng turo, men, kasalanan yan. At anong kaparusahan naman na makukuha natin sa kasalanang nagagawa natin? Well, ang magiging kaparusahan sa mga pinagagawa mong yan is pwedeng maputol yung daliri mo nun na parang nag-ala autoshime. Okay, tama ba yung basa ko? Autoshime. No, meaning to say, mga paputok, pinuputol yung daliri ng isang tao kapag ka nakagawa tayo ng kasalanan. No, yun nga yun, punishment. Or may isa pang meaning yan, mga paputok, no, kung saan pwede ka rin maputulan ng daliri kapag ka humihingi ka ng buong pusong paghingi ng pasyensya sa isang bagay, mga paputok, na like for example, sorry po sa lahat ng nagawa ko, puputulin yan. Seryoso ka ba? Sincere ka ba? Opo, sincere po ako, puputulin din yan. Pero pwede rin naman na dahil nakagawa ka ng malaking kasalanan, puputulan ka namin ng daliri. Yan nakaparusahan para sa iyo, something like that, mga paputok. Tuloy tayo, mga paputok. Pula ng daliri na galao to shimay ng yakuza. Ng yakuza, okay, yo, sa yakuza yun, men. Una mensahe di para sa iyo, ayan mo nakuha. The heck? Magtanong ka muna. Mensahe di para sa'yo, kaya di mo nakuha. So, I think, pinagsasabihin niya dito, yung XB, sa akin lang ha, mga paputok, no? Na, hindi naman kasi sa inyo yun, tol, sa totoo lang, real talk, no? No offense, no? Parang ganun, no? Hindi talaga sa inyo yun. Yung mensahe ng Pilipino Wak ay para lamang po sa mga naka-autotune na may malalaswang konsepto ng kanta, no? At the same time, mga paputok, kaya naman nagka-wrong send, mga paputok, is para naman doon sa mga fans na na-misunderstood, no? Yung kanta ng Pilipino Wak. Okay? So nadamay yung mga fans ng XB, nadamay din yung XB, pero sa madaling salita, hindi talaga para sa kanila yun, kundi para sa talagang Pilipina, yeah. Neneng B ang kanyang boom boom! Something like that, no? Pero hindi about sa XB yung Pilipino Wak, okay? Parang kinaklaro ko lang sa inyo, okay? Hindi about doon. Tuloy tayo, ha? Parang lahat ang masakit, huwag kang umaray, mga matatapang lasanit, mga natangay. Parang lahat ang masakit, huwag kang umaray, huwag kang umaray. Sa kapatid, ikat sumaba. Sino hindi maririndi kung ayaw umintindi nung pinagsasabihan? Yeah! Yeah! Isabog sa malipagsindi, nagpibilat na timpi nung pinapahagingan. Nakakamiss
tuloy yung mga ano eh, nabalik sa akin yung mga diss track ni Kuya Six Threat nung kapanahonan pa namin nung April or May, something like that, I forgot it. Pero doon tayo pumutok, no, mga kanok-nok paputok dun sa diss track na nilabas ni Kuya Six Threat na 2G, no. And labo, ano yun? Sagot sa warning, puwerte ko to, huwag makukulangin. O ganyan, kids ha, gumamit ng tinta, something like that, no. Eh, maraming tumatak sa akin na linya ni Kuya Six Threat. Lalo din syempre kay Flow G, no. Marami rin tumatak sa akin doon. Pero syempre, nabusog yung tinga ko noon, to be honest. Pero dito sa nakakikita ko dito mga paputok, eh parang nililinis lang ni Kuya Six Threat na hindi sa inyo yun. At kung dumating naman sa akin na, ambawa kasi Flow G, oh man, hindi pala sa atin yun, no. Sala din, pero okay lang tol, pero hindi pala sa atin. Okay, at least malinaw sa atin, doon pala yun sa ining biyang kanyang katawan. Parang gano'n, no. Well, anyway, tuloy natin. Si Kuya Six Threat na baba natin. Hindi gumatitan yung mithi, pero pakaraniwan. Para di halang ang masakit, masakit. Para di halang ang masakit. Tamang parinig, ang buti na pag-isip. O nga fan mong isa, nabig sarili. Magalitan na tang sapilit ang napit. Talaga tinawag sarili. Pagkasing tagalit lang, balik na ang inig. Alam yan, agalit siya. Di na para Paputok, what the heck? There's something wrong, mga paputok. Parang sinasabi niya dito na tamang parinig ka. Buti na pag-isipan mo na isang tabi muna yung sarili mo dahil alam mong makakarni ka. Yung Kuya Six Threat, no? Magigilitan ka, parang ganun, no? Natuto kang isang tabi yung sarili mo dahil alam mo na magigilitan ka ni Kuya Six Threat. Yun yung pagkakaintindi ko, mga paputok. Kasi syempre, bukod sa magigilitan, mga paputok, alam naman natin na naiipit na rin dito si Flow G, mga paputok, no? Dahil siya na lang talaga yung lumaban ng lumaban, no? Although marami naman talaga, pero ang punto lang dito is naipit ka sa sitwasyon. No? Hindi naman talaga sa iyo yung mensahe. So sa tingin ko kasi hindi naman kasi talaga para sa kanila yung mensahe, pero napalaban siya, so naipit siya, no, no choice na siya kundi tumira ng tumira until na-realize niya na ngayon tala ako dito, no, wala akong bitaw dito, parang karne ako nito, no, hanggang nadawit yung sarili niya, eh, parang ganun. And bukod daw mga paputok, no, at syempre mga paputok kung bakit din umatras si Kuya Flow G, hindi naman literal na umatras, pero kung pag hindi ka nakapag-disback, parang ganun nga nag-consider sa rap game, mga paputok. Siguro sinasabi nga dito na nanginig ka dahil alam mo na tagalid ka sa akin. Parang ganun yung sinasabi ni Kuya Six Threat, no? Okay, tuloy tayo, ha? Tagalid na, balik na, nanig alam yan, tagalid siya. Di na parang i-explica, explica, explica. Dawat. Explica. There's something wrong. I think ex-lika. Kasi diba, lika. Lika, lagi nakagano sila, lika. Oo nga. XB, lika. Parang may mensahe pa dito. Sasabihin, XB, lika, lika. Ang ganun. Pero di na para i-explica. Bigyan natin ng pinaka-meaning yung explica. No? Hindi na kailangan i-explain pa, parang ganun. No? Masyado tayo nag-focus sa explica. No? Parang ex-lika. Hindi na kailangan i-explica yung bagay-bagay dahil para i-explica, explica. Kung yung mismong X ang na-X-an ng X-ang simple na punto, best di ba? Rin ba makuha, eh di ba? Ay, wala na lang, di ko kasalanan ko yun lang. Yun, mga paputok, no? Hindi na kailangan i-explain pa kung yung mismong ex ay inikisan ng ex, okay? Meaning to say, mga paputok, alam nyo na naman ang about doon, mga paputok, no? Wala na tayong dapat i-explain doon, no? Ang tanong na lang dito is, sa simpleng punto, mga paputok, tinatanong dito ni Six Threat na, simple ng punto, bes, parang ganun, no? Hindi nyo pa rin ba nagegets, no? Hindi kayo. Ang simple lang ng punto, mga paputok, no? Doon sa kinanta namin na Pilipino Wak, hindi sa inyo yun. Doon yun talaga sa katawan. Boom! No, doon talaga yun, mga paputok, no? Pero hindi na nila kasalanan kung hindi nyo makuha yung mensahe ng Pilipino Wak, no? Hindi na nila kasalanan yun, mga paputok. Yun yung sinasabi ni Kuya Six Threat dito, no? Okay, wala silang kasalanan kung hindi nyo na makuha yung mensahe na meron doon sa Pilipino Wak, no? Okay? Tuloy tayo! Dahan na lang natin. Six Threat, nag-i-English ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, bawasan mo yung mga English mo, malulupet, no? So much of drama, mga paputok, okay? Sobrang kadramahan na daw yung mga nangyayari ngayon dahil can we get the hell off this madness, to? Yung mga kabaliwan ng mga nangyayari, no? Pero sobrang kadramahan na, pwede na ba nating tanggalin yung mga kabaliwan na nangyayari ngayon? Like for example, yung mga wak na
rap artist dyan, na rap artist daw sila, pero ang kanta naman ay sinasabay ng sayaw habang naawit-awit, no? Parang sabay-saliw at winiwika. Parang gano'n, mga paputok. Ano yung sinabi kanina ni Kuya JR, mga paputok? But this time, ano pa ba sinabi dito? Ayan, was trying rap of the standards. When we talk about standards, may naiisip ako dyan, pero I think hindi naman yun yung pinakapunto dito, no? Ni para puntihin niya ni Kuya Sixthreat sa ngayon, no? Pero huwag niyo isipin na about doon yun, no? We're talking about standards, no? Bilang isang MCs. And why you people acting so challenged, okay? Okay, patanong ito, mga paputok, na why you people acting so challenged? Siyempre, patanong yan, mga paputok. Okay, tuloy tayo, ha? People acting so challenged, I can't go savage, though I just be acting out like this average. MCs be bragging some wack shit, the new rap damn, I'm not having it, money if not in Oy, ikli lang yung English ni Kuya Sixthreat niya, no? Pero bigyan natin ng ano yan, ng justicia yung pagkaka-English mo dito sa abot ng aking makakaya. I can go savage though I just be. Parang sinasabi dito ni Kuya Sixthreat na kaya kong maging wild, no? Although ganyan naman talaga ako, parang ganon, no? Catching L's on this average MC. Okay, average MC, catching L's, standard L's. What the? Hindi to literal. Oh, wow, what the? Ewan, Kuya Sixthreat. Eh kayo nang bahala diyan sa part na 'yan, no. Wala ako diyan, ha. hindi to iniisip niyo kung ano 'yan, hindi naman siguro 'yan, no. May iba pang meaning 'yan, no. Catching L's, no, on these average MCs. Be bragging some whack shit. Di ba sinabi niya dito na masyado kang hambog, no? Yung ipinagyayabang mo yung sinasabi mong skills na meron ka, eh whack nga yan. Ibig sabihin, ipinagyayabang mo yung whack, di ba? Eh kung yan yung tinutukoy mong new era dito, eh wala ako niyan, sabi dito ni Kuya Sixthreat. No? Bam! What? Okay, kung yan yung era na tinutukoy niya na bagong-bago Nening B ang kanyang katawan, puro kabastusan na konsepto, no? Ay hindi parte si Kuya Sixthreat diyan sa tinutukoy yung new era, okay? Okay, mga paputok, no? Ito yung sinasabi dito, mga paputok, na masyado ka naman maliit, diba? Nasa timba ka nga lang, eh. Pero nag-aangas ka na malaking isda. Ibig sabihin, mga paputok, no? Alamin mo din yung sarili mo kung gaano ka lang kaliit, no? Although nandiyan ka lang sa timba, pero yung galawan mo, kala mo napakalaki ng ginagalawan mo. Parang ganun, mga paputok, no? Kala mo talagang marami ka ng kayang gawin sa buhay. Parang ganun, marami ka ng napatunayan. Marami ka ng giniba. Marami ka ng, I think nagigets yung sinasabi ko, pero dapat alam mo sarili mo na kung ganto ka palang, ganto ka palang. Huwag ka na masyadong magyabang-yabangan. Buwasan mo yung kayabangan. Something like that. Ano, nagigimba sa simpatsa, kanilang iniinda, okay? Kanilang iniinda, Pilipino wa, tumagos siya o nadiing-inga sa sentro ng ipis asintado, ayaw taginidigla. Amen. Okay, dito sa part na to, mga paputok, ha, don't get me wrong. About sa Pilipino wak nga yung tinutukoy dito. Tumagos yung nadiing tingga, okay, yung ipinutok, no, na bara, sa sentro ng X asintado. Tagalit, bigla. Ibig sabihin, gets nyo na naman yun, no? End na, okay? Natapos na yung usap nila doon. Pero, again, ha, tong wrongs na to, baka i-consider nyo kasi na sa XB talaga, no? I think, hindi naman talaga. Kaya nga wrongs na, mga paputok, no? Meaning to say, hindi talaga sila yung pagsesenda ng mensahe, pero doon na pa-send, or sabihin natin sila yung nag-claim ng contract na yon, no? Hindi sa inyo yan, men. Ba't yung kinukuha yan, men? Bumanat ng Andy. Sige, tuloy natin. Galit-galit ka sa akin, no? Parang ganun. Hindi inurungan ni Kuya Sixthreat, mga paputok. Okay? Para sa inyo tong wrong send. Para at least malaman nyo na, hindi pala sa XB. Okay. Ay! Okay. Tuloy tayo, ha? Bigla. Para di hanap ang masakit, itong umaray, mga matatapang masanin, mga natangay. Para di halat ang masakit, wag kang umaray, kung isang asan na kabatid, ikat sumama. Ano yun? Tamang sa mic ng nangangate? Nangangate. Testing lang. Ay, sino di maririndi, kung ayaw humintindi, nung pinagsasabihan. Ay, ay. Isabog sa maling pagsindi, nagpigil at nagdimpi, nung pinapahagingan. Hindi kung ayaw umintindi nung pinagsasabihan. Hinig yung mga higbi, gumanti tanging mithi, pero pakaraniwan. Liga dito. Liga dito. XB Liga. Okay. Yun, mga paputok.
Tapos na, sinasabi lang dito na hindi sa inyo yun. Okay, may talagang dapat kaming pagsendan nun, pero hindi nila inano eh. Parang hindi sila nakikinig, naiinis ako, tinutuloy pa rin nila yung mga pinagsasabi nila. Parang ganun yung sinasabi dito na nga, 3 digits. Well, anyway, thank you so much sa mga paputok natin dyan na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo lahat. Once again, ako nga pala si Noknok Paputok. At yun, magamaganalalamunan ko. Kita nyo? Medyo nakakadiri pero pinakita ko lang. Once again, ako nga pala si Noknok Paputok na lagi nagsasabing, take care cause we care, kapayapaan, God bless us all and pray for us. Congratulations, 3 digits.